Halos isang buwan na nga po ang nakakalipas mula ng huli nating nakitang maglaro ang mga koponan, especially ang Los Angeles Lakers sa National Basketball Association, at nangangamoy pa nga pong mas hahaba pa ang hihintayin natin bago muling makita ang mga manlalaro ng Lakers na makipagbakbakan sa loob ng basketball court. Ngunit hindi naman nga po ibig sabihin nito na nawala na ang kanilang pagkagutom na makakuha ng kampeonato, dahil ayon nga daw po sa inilabas na pahayag ng isang veterano sa lineup ng Lakers na si Jared Dudley, walang baka-bakasyon nga daw po para sa lahat ng mga manlalaro ng kanilang prangkisa. Sa ibang balita naman nga po mga idol, pahayag na rin nga daw si Tyronn Lue na magkipag-reunite kay Kyrie Irving sa Brooklyn Nets. Kaya kung gusto nyong malaman mga idol ang buong detalye niyan, halina't samahan nyo ko. Napakalinaw pa rin nga po ng ultimate goal ng koponan ng Los Angeles Lakers ngayong season na makakuha ng kampeonato kahit man suspendido ang mga laro ng liga. Pero syempre, di na nga po mawawala sa isipan na mas mahirap ngayon para sa lahat ng kanilang manlalaro na makapag-focus sa pagtitraining at paglalaro ng basketball, dahil sarado naman nga po ang lahat ng mga gyms at practice facility sa kanilang mga lugar. Subalit, ayon nga daw po sa pinakahuling pahayag ni Jared Dudley, ay ginagawa naman nga po ng lahat ng kanilang mga manlalaro ang kanilang makakaya sa ngayon, dahil alam nila ang kanilang potential kapag bumalik na ang season. Bagamat man nga po napakababa ng kanyang nakukuhang minuto at naitatalang punto sa koponan na umaabot lamang ng 7.8 minutes sa kabuang 40 games na napaglaroan nito, pinipilit pa rin nga po nilang panatilihin ang kanilang pangangatawan sa pamamagitan ng pag-ehersisyo araw-araw. Ginagamit nga nila ang kahit anumang mga bagay na available sa kanila ngayon para hindi kalawangin ng kanilang mga laro. Well, hindi nga po nawawala hanggang sa ngayon ang pagkakaiba ng kanilang mindset dahil sa pinapangarap nilang kampeonato ngayong taon. Kung makabalik man nga po sila kahit anumang oras ngayong taon, sana rin nga daw po ay maipagpatuloy pa rin nila ang kanilang hangarin na makakuha ng kampeonato. Dagdag rin nga dyan mga idol, kung nasa ibang koponan nga po siya ngayon, ay siguradong dediretso nga po sila agad sa lottery. Ibig sabihin, bagsak agad sila sa standings at siguradong mag-e-enjoy agad siya sa kanyang vacation mode. Pero hindi nga po katulad niyan ang nangyari ngayon sa koponan ng Los Angeles Lakers, dahil araw-araw nga po ay nag-a-update sila patungkol sa kanilang mga ginagawa gamit ang kanilang group chat. Siyempre, palagi nga nilang pinag-uusapan kung may mga bagong estratehiya nga po na maaaring magamit nila sa pagbabalik ng liga. Sa isang impormasyon rin nga po na nakalap natin, kung sakali man nga pong makahanap na ng NBA ng saktong oras para makabalik, magkakaroon muna nga daw po ng isang mini camp ang mga teams bago sumabak sa postseason para sa lahat naman ay maging handa muli sa kanilang anumang aspeto ng laro. Samantala mga idol, puntahan naman natin ang ating susunod na balita patungkol kay Tyronn Lue. Sa huli nga po na inilabas na balita patungkol sa kanya ay tinatarget nga po siyang kunin ni na Kyrie Irving at Kevin Durant bilang maging bagong head coach ng Brooklyn Nets sa susunod na season sa kanilang pagbabalik sa prangkisa. Gusto nga nila na si Lue ang mangunguna sa kanilang gagawing championship run next season, kaya nila pinaalis ang kanilang dating head coach. Ayon nga po sa ating nakuwang balita mga idol, gusto na rin nga daw po ni Irving na mag-reunite silang dalawa sa Brooklyn Nets mula nang umalis siya sa Cleveland Cavaliers. Sa ngayon nga ay isang assistant head coach si Tyronn Lue sa koponan ng Los Angeles Clippers, at ayon nga po sa pinakahuling balita ay interesado na nga daw po siya sa pagiging bagong head coach ng Brooklyn Nets at makipag-reunite sa kanyang dating manlalaro na si Kyrie Irving. Kaso lang mga idol, kakailanganin muna nga nilang bigyan ito ng mas malaki-laking offer matapos hindi nito tanggapin ang dating alok sa kanya ng Los Angeles Lakers na umaabot ng 3-year, $18 million contract bilang head coach. Pasimpleng naghahanap na rin nga po sila ng mga iba pang kandidato para kunin kahit pa nasa bakasyon ang liga, at una nga po sa kanilang listahan si Tyronn Lue bilang head coach ng koponan at prangkisa ng Brooklyn Nets. So yun lang mga idol ang ating pinakabagong video ngayong araw na ito. Once again, this is J-Zone TV. Don't forget to subscribe mga idol, at syempre huwag nyo rin kalimutang bisitahin, i-follow at i-like nyo na rin ang ating Facebook page, J-Zone TV. Meron din tayong mga
NBA updates doon. So yun mga idol, thanks for watching. Hopefully, nag-enjoy kayo ngayong araw.